itong mga sangkap ng palaman natin para sa Spanish bread natin. Kailangan natin ng kalahating tasang breadcrumbs, dalawang kutsarang harina or harina, 1/4 teaspoon na asin, at kalahating tasang brown sugar, 4 na kutsaritang butter, at lalagyan po natin ng vanilla. So, maglagay tayo ng isang kutsarita. Gagawin muna natin yung palaman natin sa Spanish bread. So, lalagyan natin yung butter. Tunawin po natin yung butter. Unsalted po yung gamit ko. Mas maganda po gumamit ng unsalted butter para mapansyan natin yung paglagay natin ng asin. Pag salted butter kasi at nilagyan natin ng asin, yung recipe natin, magiging maalat siya o hindi tama yung timpla. Ayan, pwede na natin ilagay yung harina natin. Ngayon, ilalagay na natin yung breadcrumbs, yung asin, 1/4 teaspoon yan, at asukal. Ngayon, haluin natin mabuti. Maglalagay po tayo ng gatas. Dagdagan natin to ng gatas. Hindi ko na ipakita sa unang video ng ano ng ingredients ng palaman natin. Ngayon, maglalagay tayo ng vanilla, isang kutsarita. Madali lang po gawin to at sandali lang. Ngayon, pwede na natin ilagay yung gatas. Dahan-dahan ang paglagay ng gatas para mapansa natin. Medyo dark yung breadcrumbs ko, kaya dark ang kulay nito. Ayan. Ayan. Pwede na po ito. Bali, siguro 3 kutsaritang gatas ang nailagay ko kasi 4 na kutsara yan. So, ayan. Ngayon, papalamig na natin at gagawin na natin yung dough natin ng Spanish bread. Tatabi muna natin ito. Hello po sa lahat. Nandito na naman tayo at may bago akong ipapakita sa inyo na recipe. Ang tinapay na ito ay binibenta ko dito sa Houston, di sa mga kaibigan ko at saka mga iba na hindi ko kilala na gusto nilang mag-order. Ngayon, yung makikita nyo na recipe dito, ito mismo yung ginagawa ko na pangkabuhayan ko dito. So, ang gagawin natin ngayon ay Spanish bread. At ito ang mga sangkap na gagamitin natin sa ating Spanish bread. Kailangan natin ng 3 cups na all-purpose flour at yeast. Active yeast po ang gamit ko. Kailangan natin ng 1/4 cup na unsalted butter. At yung medyo warm na gatas, 1 cup po to, at 1 teaspoon salt. Ngayon kung gagamit po tayo ng asin, siguraduhin natin na yung butter natin ay unsalted. Kasi kung salted yung butter natin, maalat yung tinapay natin. Ngayon meron tayong isang extra dito na 1 tablespoon na asukal, idadagdag natin dito sa milk para sa ating yeast. At syempre, kailangan natin ng 1/4 sugar. Dagawin muna natin yung yeast natin. Idadagdag ko yung 1 tablespoon na sugar. Haluin ko at ilalagay ko itong yeast. Itong maliit na pakete, 2 1/4 teaspoon po ang sukat niyan. Haluin natin ng konti at itabi po natin ito ng mga 5 minuto o hanggang mag-bubble siya. Pag nag-bubble na yan, ready na.
bago natin gawin yung dough natin, dapat unahin natin yung filling. Nakikita nyo rin dyan sa video natin kung paano ko ginawa yung filling. So, habang hinihintay natin yung ano, yung yeast natin, paghaluin natin yung mga dry ingredients natin. So, yan yung arena natin. At yung 1/4 cup na sugar, haluin natin. At ilagay natin yung asin. At syempre, maglalagay tayo ng itlog. Isang itlog lang, okay na. Pwede na po yung yeast natin. Tingnan natin. Diba bumubula siya? Yan. Ngayon, gagawin na natin yung dough natin. Lalagay ko muna yung yeast. Yan. Gagamit po ako ng, ano, ng stand mixer. Pwede rin... Ngayon, lalagay ko yung itlog. At lalagay ko na yung butter. Minit natin to ng mga 8 to 10 minutes. Medyo basa po yung dough natin, pwede pong magdagdag ng konting arena. Huwag masyadong marami, baka matigas yung tinapay natin pag masobrahan sa arena. Medyo basa po yung dough natin, kaya magdadagdag ako ng arena. Siguro mga 1/4 cup ang idadagdag ko. Tatakpan po natin ng plastic. Pag natakpan na ng plastic, ilagay natin po sa isang lugar na medyo mainit kasi mas madali siyang lumobo pag medyo mainit yung pwesto. Ayan. Kung wala po kayong plastic wrap, pwede pong takpan ng tuwalya. Ayan. Lumobo na yung dough natin, kaya gagawin na natin yung insimada natin. Kailangan ano, ilabas natin yung hangin. Timbangin ko po yung dough ko bawat isang Spanish bread para pantay ang sukat. Minsan sa pagporma natin, akala natin ay hindi pantay, pero yung timbang naman po ay ano, pare-parehas. Ngayon, titimbangin ko at mag-ano ko ng 65 grams. Din natin ng extra breadcrumbs para sa pag-roll natin ng dough. Ayan, ready na siya. Kaya umpisan natin. Pwede tayong gumamit ng rolling pin o kaya kahit kamay din natin pwede din natin i-ano gamitin. Pwede tayong gumamit ng rolling pin o kaya kahit hindi na. Pero ako, madalas gumagamit ako ng rolling pin. Ganyan lang siya. Siyempre, ito yung ano natin, palaman. Ipahid lang. At i-spread natin, ikalat natin. Ganyan. At i-roll lang natin.
at i-roll roll natin sa breadcrumbs. Ganyan. Ting ko. Pwedeng kutsara o ito is pwede. Medyo dark itong palaman natin kasi very dark yung ano ko, breadcrumbs ko na isa. Bali, dalawang klase itong breadcrumbs ko. Tapos i-roll lang natin na ganyan. Para din yung paggawa ko ng sausage kulache, diba? Ganyan siya. Ang paggawa ng tinapay, anong pag ito, tiyaga pa na, kailangan matiyaga pa. At i-arrange natin sa baking pan natin. Ganyan siya. Tapos na natin na-i-roll. Ngayon na tataktan ko ng katsa o tuwalya at isasantabi ko muna at i-ano ulit natin, i-proof natin ulit ng mga 15 minutes. Ayan. Pwedeng ito po ang ginagamit ko pang takip sa mga niluluto ko. Ito ay katsa, pwede rin itong tuwalya. Ngayon, sabayaan lang natin ito, medyo mainit dito sa pwesto ko, kaya iwan ko lang yan dito. Ayan, ready na yung tinapay natin. I-bake ko na ng... I-bake ko to sa 350 degrees ng mga 20 minutes. Tapos yung Spanish bread natin, luto na. At niluto ko siya ng 25 minutes. Kasi yung mga customer ko, gusto nila yung medyo brown yung tinapay. Ayan. Ayan siya. Oh, diba? Ayo. Ayan, salamat sa inyong lahat. And guys, luto na yung Spanish bread ko. Actually, niluto ko siya ng 25 minutes kasi yung mga customer ko gusto nila yung medyo brown yung tinapay. So, medyo pinag-brown ko siya. Ayan. At ito yung hinati ko, chinek ko. Ayan na po. Ayan. Palamigin ko lang tapos ipapacking ko na para ready for delivery.